eskandalo ngayon sa nangyayaring cheating controversy sa pagitan ni Julia Barreto, Bea Alonzo at muli si Gerald Anderson na super trending na worldwide. Dahil kahapon nga ay pinagpiestahan na rin sa Senado, ang isyu makaraang mag-react si Associate Justice Marvin Lunen sa pamamagitan ng Twitter. At ayon sa tweet, "Dear Bea and Julia, is he really worth it? Hashtag just asking." At makaraan nga ilang sandali ay dinagsana ito ng reaksyon ng mga netizens at ng mga malaking tao sa Senado. Ayon kay Rafi Tima, "That is the most relevant question, Your Honor." Nagbigay din ng reaksyon si Rams Naraga. Ayon sa kanya, "Hands up, Justice. Makamasa po talaga kayo. Ganda ng question. Hoping ang social media maging inspirasyon ng tao para may peace na walang away at lahat ng mababasa makapagpasmile sa isang tao." May payo din si Senadora Nancy Binay patungkol sa balitang cheating controversy. Sa kanyang tweet, pinakalma ni Binay si Bea at Julia at sinabing, "Girls, he's not worth it." At sinamahan pa ng hashtag na may, hashtag kalma lang girls at hashtag move on. At nag-tweet din si Senadora Risa Hontiveros na may pasaring tungkol sa ghosting, na isa daw na immature and cowardly na gawain ng isang tao. Wala namang direktang pinasaringan si Hontiveros, subalit halatang patama ito kay Gerald. Ayon sa Senadora, "One thing I teach my kids is to be fair and just, even in relationships. Ghosting is immature and cowardly. Talk and if needed, end things properly." At tagdag pa ng Senadora, para payo din sa mga lahat ng mga nabiktima ng ghosting, "To all who've been ghosted before, your worth isn't defined by it. Have courage and be strong. Grow." Apektado na rin si dating Customs Chief at ngayon Muntinlupa Representative Rofi Diazon na sumagot sa tweet ni Justice Leonin. Ayon sa kanya, "You know it has become a national issue when Justice of the SC asks a clarificatory question. Now I'm contemplating to file an inquiry in aid of legislation." Sabi ni Diazon na tila nagbibiro. Nung Lunes ay binasag na ni Julia ang kanyang katahimikan sa kontrobersiya kung saan itinuro siyang third party sa himalayan ni Bea at Gerald. Ayon kay Julia, "You can play victim all you want, but I refuse to be your victim." Nasinagot naman ni Bea Alonzo sa Twitter account niya, "Sis, okay ka lang? Bakit parang kasalanan ko pa ata? Yung ikaw na nasaktan at niloko, tapos ikaw pa pala may mali." She refuses to be the victim, yet she's playing the victim hard. "If you already know someone is taken, please respect the relationship. Di ba alam mo yan, sis? Sis, palitayin ang sitwasyon para ramdam mo din." Pero ayon na nga sa post ni Julia, hindi na rin siya magpapa-apekto pa o magpapadikta sa mga sasabihin ng mga tao laban sa kanya. Hindi rin daw nila alam ang kanyang pinagdadaanan at ng kanyang pamilya dahil sa pagkadawit niya sa kontrobersyang kinakaharap. Tinapos niya kanyang post sa mga salitang, "This is me setting myself free and getting my soul back." Pero hindi yata nagustuhan ng mga netizens ang kanyang pag-post. Ayon sa mga netizen, "Kayang-kaya mo mabawi ang soul mo. Jowa nga ng iba, kaya mo agawin. Ha ha ha." At ayon naman kay si Soul? Solotera? At may isang nag-pending din na comment galing sa isang netizen. Ayon sa kanya, "Wrong move, Julia. Di ako bumili dyan sa official statement mo. Mas lalo kang naging guilty at mukmuka ng mega dyan. Ewan ko sa'yo." At tinag pa si Bea Alonzo, Gretchen Barreto, Claudine Barreto na parehong tita ni Julia. Sinigundahan ito ni Gretchen at tinawag na desperado si Julia para maisalbang anumang naiwan sa pagkatao nito. Ayon kay Greta, "The fact that they hired a ghostwriter for this post is hilarious and makes her sound desperate to salvage whatever is left." Hindi ito ang unang beses na kinampihan ni Gretchen si Bea dahil nauna na itong nagpadala ng pot of orchids bilang suporta sa actress. Nag-post din sa Facebook ang comedian talent manager radio program host na si Uji Diaz ng kanyang opinion sa kontrobersiya. Ayon sa kanya, "Pahupa na, sana din na lang nagsalita si Julia Barreto. Kahapon nagsalita si Gerald. Si Julia naman ngayon. Nag-usap kaya sila?" Sa Twitter naman ay may pahaging si Vice Ganda sa kanyang mga followers. Ayon kay Vice Ganda, "Gandang umaga. Make this day productive. Huwag puro abang sa sagot ni Bea." Sinundan ito ni Ethel ng isa pang tweet ngayong Miyerkules ng umaga na misto lang patama naman kay Julia. "Grabe, ang lakas ng ulan. Inulan ka ng batikos, charot."